Yes, magandang buhay po sa inyong lahat, mga kabayan, mga ka-online, mga ka-freedom business around the world. So ito mo lang yung ligaw, DJ Double D, para sa ating baka, ang biyay at kwentuhan. Alamin, unang-una po, Happy Chinese New Year po sa lahat ng mga kababayan, mga in-check, no? Mga Chinese na mga kaibigan natin. At syempre mga Filchin na tinatawag yung mga Chinoy, di ba? Yung mga half Chinese, half Filipino na. So Happy New Year po sa inyong lahat. Happy Chinese New Year. Ayan. Ang ating topic ngayon ay konektado doon sa Chinese New Year. Actually sa Chinese, di ba? Yan ay konektado. Ito yung sinasabi natin, feng shui o yung feng shui. Pronunciation nun. So kayo na po bahala. Kayo na po bahala mag-pronounce. Ayan, basta alam niyo po yung kadalasan na narinig na common na tao, mga Pilipino, na mas kilala nila yan, feng shui. Di ba yung feng shui? O yung feng shui. Bahala na kayo kung anong pronunciation nun. Basta alam niyo na yun. Yun yung ating ano, yung topic na yun. Tama ba ito o mali? Diba? So tingnan natin, no? Himayin natin. Again, ang ating opinion ay kumbaga ay pwede ninyong tanggapin, pwede niyo ring hindi tanggapin. Basta 'yun po ang ating ano, ang ating karanasan kasi at paniniwala, no? So just respect, no? O respeto rin natin syempre yung paniniwala ng iba. Pero ito, yung pag-uusapan natin, talagang naniniwala naman ako na may sense siya. May sense siya. Meron siyang talagang masasabi natin na pinanguhugutan o talagang masasabing tama na mga experiences na makakapagsabi na ito ay yun na nga. Diba ang sagot? No? So yung iba kasi marami talaga naniniwala, lalo na sa negosyo. Diba? Huwag maglagay ng ganito sa ganyang part ng kwarto or sa negosyo. Diba? Huwag maglagay ng aquarium sa loob ng kwarto, 'di ba? Dapat daw pag naglagay ka ng aquarium, kasi ako mahilig ako sa aquarium, kaya nabanggit ko lang, no. Pagpasok daw ng bahay, nabasa ko doon, ang aquarium pagpasok mo ng bahay, kung sa loob ng bahay 'yan, dapat nakikita sa bandang kaliwa. Hindi ako nagkakamali, no? So sa kaliwa para daw maganda yung pasok ng chi, 'di ba? Yung energy. Tapos lagyan ng mga halaman, 'di ba? May mga pwesto rin 'yan. Lagi mga dead corners, so yung mga talagang dull corners, no, na wala nakalagay, pwede lagyan ng buhay, which is halaman nga, no? Tapos yung iba naman, di ba, yung mga nakikita natin, pag tumbok daw, hindi maganda, pag yung mga pizza cut na ganyan ng mga, ano na, ng mga parang kalsada, no? Yung parang dito kagaling, tapos pag ano na, dito yung building mo, malas daw yun. Tapos marami pa, no? Yung mga wag maglagay na salamin sa taas ng kama, no? So nakikita mo yung sarili mo kasing ganun, no? So yan siya. Marami. Tapos yung gate, wag daw itatapat sa pinto, na main door wag daw itatapat sa pinto ng kwarto kasi masama daw siya. So yun yung mga paniniwala. Actually, respect na lang natin yun, no? Respect natin yung paniniwala na ganun kasi yun yung kanilang paniniwala. Sabi nga natin, hindi naman masamang maniwala, di ba? O hindi naman masamang gawin din. Hindi rin masamang gawin. Pero ito na, ang masama pag hindi ka kumikilos. Yun ang bottom line doon. Ang yung mga ganyang pamahiin, kahit yung ibang religion, no, yung ibang kultura, 'di ba? Marami pa 'yan, eh. Hindi lang naman yung pungsoy nga na sinasabi. Hindi lang naman mga Chinese ang gumagawa niya, marami din, no. Sabi nga natin, hindi masama 'to gawin, wala namang mawawala. Pero ang masama kung hindi ka kikilos. Kung hindi ka aaksyon. 'Di ba? Ito ang katotohanan. Kasi kahit sang damukan na nilagay mo dyan ng mga ornaments o whatever, ano ba tawag dyan? Yung mga kung ano-ano, no? Pangontra daw. Diba? Sabi nga natin, di masama, no? Kung yan ang paniniwala nyo, okay lang yan. Pero, yung mga naniniwala dyan, I'm sure masisipag din yan. Yun ang bottom line doon. Kaya ang Chinese, di ba mga kapatid natin, mga kaibigan natin ng mga Chinese, kaya yan asensado at successful sa buhay, magagaling na negosyante, di ba, mayayaman karamihan, kasi hindi lang dahil doon, kundi masisipag at wise talaga sila. Marunong humawak ng pera, marunong magpaikot ng pera, marunong gamitin ang pera sa tama para lumago pa ito, umaaksyon. Yun talaga ang bottom line doon. Subukan mo tanggalin yung action. Subukan mo tanggalin yung pagiging masipag. Sige nga,
kahit hindi Chinese, kahit ikaw mismo, lahat na ng pinto mo, nilagyan na mo ng mga bad eye, nilagyan mo na ng mga pagpaswerte, lahat na ng mga ginto-ginto, golden arwana, golden Buddha, golden dragon, lahat na ng gold, nilagay mo sa mga kung saan-saan, sa parte ng iyong bahay. Oh. Tapos kung ano-ano mga halaman, naging gubat na yung loob ng bahay mo. Diba? Kung ano-ano na ang sinunod mo, lahat tama na. Pero hindi ka kumikilos, hindi ka umaaksyon, tamad ka pa din, diba? Patumpik-tumpik ka lang, pahiga-higa ka lang, at hindi ka nagawa ng bagay na paano para lumago ang pera mo at ang negosyo mo. In short, yun lang ang ginawa mo, puro pamahiin. Eh wala talaga mangyayari sa iyo, kabayan. Naku! May mga papito-pito, 14 ka pang ano ba yun? Yung prutas pag bagong taon, yan, hindi naman ano din ba yan, di ba? Iba-ibang kultura din yan. Galing sa ibang kultura, o baka Chinese din, hindi natin alam. Tapos meron din mga 7 or 8 ubas na pinatuyo buong taon sa iyong pinto para papasok daw ang swerte. Okay lang yan kung ginagawa niya, ganun talaga, di ba? Tapos yung mga pagpasok sa bahay, yung para masagana daw, eh, ako, ginagawa ko yun. Diba, yung lalagay ng bigas sa baso, diba, bulak, ano pa yan, tubig, asin, asukal, diba, kadalasan yan. Yung, ano, yun yung mga nilalagay, no, sa mga ganon, para daw masagana ang bagong bahay na nilipatan. O, diba, sinusunod nga natin yon karamihan, no. Pero ang tanong, eh, kung ba nasubas naman yung nakatira, tamad. Diba, panay ang away, panay ang bulyawan. Hindi masayang pamilya, hindi masayang bahay. Tingnan mo, magiging aliwalas ang bahay mo, magiging masagana kaya ang bahay mo. 'Di ba? Hindi. Kaya nga sabi nga nila, no, alam ko mag-aagree sa akin dito yung mga religious, no, na mga ano, mga pastor, mga pare, mga Christian, mga Catholic, kahit pa mga kapatid nating Muslim, 'di ba? Naniniwala yan diyan. Na ang ano, ang kasaganahan, 'di ba? Una-una sa Diyos. Diba? Maniwala ka sa Diyos, magpuri ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos. At pangalawa, dapat talaga kumikilos ka. Diba? Nasa kamay mo ang success ng buhay mo. Kung tutusin ko, ako lang ang tatanungin, ha? Ito opinion ko lang po, ha? There's no such thing as swerte at malas. Na-invento na lang yan, eh. Excuse me po. Diba? Na-invento na lang yung word na yan, kasi nga parang ang sa akin, ha, nagiging scapegoat na lang siya, nagiging palusot, nagiging dahilan na lang para hindi makita ko ano yung tunay na dahilan. Diba, yung kunwari sinabi, ay ang swerte naman niya, ganda ng negosyo, ang negosyo niyang taong niya, ang swerte niyan kasi nag-Japan niyan, okay, nag-Saudi yan, ang swerte niyan. Ang tanong, kung swerte lahat na nagsa-Saudi, kung swerte lahat na nag-Japan nung araw, kasi yun yung OFW nung araw. Diba? Shoutout po sa mga kabayan natin OFWs. Kung swerte talaga yan, edi dapat lahat, ulitin ko, ha, dapat lahat sila may masaganang buhay. Diba? Sabi mo, eh, swerte naman yan nakapag-Japan, kaya nag-ano, kaya nag-negosyo at umaman ang swerte niyan. Hindi siya swerte, kapatid, kabayan, alisin mo yan sa isip mo. Yan yung tinatawag na poor mindset. Mali, eh. Mali yung pag-iisip mo, eh. Hindi yan swerte. Kung hindi, nagsumikap yan. Kasi hindi lahat ng nag-Japan, hindi lahat ng nag-Saudi nung araw, successful pa rin pagbalik sa Pinas. Diba, sa datos nga ng gobyerno, 20% lang ng mga OFWs ang umuwi na masagana o masasabi natin yumaman o naging satisfied na at marangya at masagana ang buhay. 80% hindi pa din. Ang masakit nga niyan, yung iba, 80% doon sa mga, ano, no? Isa sa mga 80% o mangilan-ngilan sa 80%. O, actually nga, marami. Doon sa 80%. Nung umalis, mahirap. Diba? Nung umalis sa Pilipinas, mahirap. Pagbalik sa Pilipinas, mas mahirap. Naku po, yun ang masakit. Kasi nga, yan yung sinasabing mismanagement ng kinikita. At bukod doon sa mismanagement, eh, yung hindi siya kumilos nung siya ay nag-a-abroad, umasa lang siya sa kanyang sweldo. O, diba? Yun lang naman kasi uso noon, eh. Puro sweldo lang. Diba? Hand to mouth.
di ba, pagka ano, isang kahig isang tuka nga, kaya nga na-invento yung mga word mo yan, isang kahig isang tuka, di ba, pagka sweldo, ubos, biyaya, bigay sa pamilya, bigay sa makamag-anak na hindi naman dapat bigyan, di ba, inaako mo na, di ba, alam niyo na yan sa ibang vlog natin, naging ano din, naging sobrang galante, naging sobrang mapagbigay, naging sobrang pagtulong, kaya nagkagano, di ba, mali eh, mali yung mindset eh. Mali yung ano, mali yung paghawak ng pera, di ba? Kaya yung iba, yung mga wise, di ba, habang kalakasan, habang nasa abroad, hindi na kailangan maglagay ng mga prutas-prutas pa pag bagong taon. Hindi na kailangan maglagay ng ubas yan sa pinto. Hindi na kailangan niya maglagay ng mga golden-golden kung ano-ano na yan. Pero sabi nga natin, oh, with respect, yung mga gumagawa ng ganyan, kasi nga sila, sinasabayan nila ng sipag. Sinasabayan nila ng action. Yun ang the best. Meron ka na nun at meron ka pa nito. Pero kahit wala yun, sabi ko nga eh, kahit wala yung mga kung ano-ano na yan, ang mga buting-ting-buting-ting na yan, pangontra-pangontra. Ang kontrahin mo, yung katamaran mo, yun ang the best na dapat kontrahin mo. Yung katamaran mo, yun ang kailangan mong solusyonan, kapatid, kabayan. Yun, sarili mo ang kontrahin mo. Yung kontrahin mo, yung katamaran mo. Kontrahin mo yung ano, yung ano, wrong mindset, poor mindset mo. Yun ang kailangan baguhin. Kahit wala kanyang mga kung ano-ano na yan. Diba? I'm sure naman, mag-agree kayo. Pero kung meron ka na yan, at uma-action ka pa, eh di mas maganda. Yun ang paniniwala mo eh. Pero ang bottom line doon, kahit balibalik ta rin niyo po, kahit anong religion naman yan magsasabi, kahit anong kultura naman magsasabi niyan, diba? Obvious ba, kung hindi ka kumikilos, wala talagang mangyayari sa'yo. Huwag mo nang sisihin yung hindi ka kasi nakabili ng buting-ting na yan at nilagay mo sa pinto mo. O kaya, di ba, nabasag nung anak mo yung isang ganyan, nagalit-nagalit ka pa kasi daw malas na. Di ba, sabi nga lang, pag may salamin, nabasag daw. Huwag mo daw titingnan yung salamin na yon kasi daw 7 taon kang mamalasin. Sino naman nagsabi nun? Ano naman connection nun? Di ba? Pasensya na po sa naniniwala dun. Di ba? Ang, wala nga malas eh. Hindi, ang malas kasi, katamaran yan eh. Hindi ka kumilos, kaya ganyan. Resulta yan eh. Kung ano yung resulta mo ngayon, resulta yan ang ginawa mo noon. Di ba? Sabi nga natin, 5 taon. O kahit nga last year, may epekto agad yan eh. Di ba? 5 taon na ginawa mo ngayon, yun ang magiging epekto, resulta after 5 years din, after 10 years, after 15 years, kung ano yung ginawa mo ngayon. Parang pagtatanim lang yan. Nagtanim ka, may aanihin ka. Nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan aanihin mo. Nagtanim ka ng kasamaan, kasuklaman, di ba? Panlalamang sa kapwa, panluloko, di ba? Pang mamaliit, yan ang tinanim mo, yan din ang babalik sa'yo. Ano pang in-expect mo? Yan din ang tingin ng tao sa'yo, sinusuka ka nila. Di ba? Sorry for the word. Ang totoo yun. Pag masalbahe ka, nanlamang ka na kapwa para ikaw ay kumita lang, pagdating ng araw, babalik sa'yo yan at sinusuka ka ng mga tao na nakasalamuhan. Maaalala ka na walang niya. Maaalala ka na salbahe. Di ba? Maaalala ka na, naku, huwag niyang anin yan, huwag niyang kausapin niya, huwag niyang ano, delikado po kayo dyan, napakasalbahe yan. Diba? Pangit ng gano'n, no? Yung legacy ng di maganda. Kaya nga sabi nga natin, walang swerte, walang malas. Nasa tao yan kung paano niya ina-handle ang buhay niya. Kung paano siya umaksyon sa kanyang buhay. Diba? Yung magandang paraan. Kumita ng magandang paraan, kumita ng patas, kumita ng wala kang nasasaktan o na lalamangan na tao. Diba? So maraming salamat po sa pakapapakinig. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, panandalian, dahil may next episode tayo ulit. Diba? Ito na po, take ko na po yung opportunity na ito. Siyempre, diba? Tayo po ay licensed. Ako po ay licensed broker dito sa Pilipinas since 2007. Salamat sa Diyos. At since 2000, so 22 years na, ay nasa real estate na po talaga ako. Yanda. Siyempre, sinisegway na natin, no? Siyempre, tayo po ay talaga na mga naniniwala sa real estate. Dahil simula ako ay pinanganak eh. Sa lolo't lola ko pa lang eh. Talagang real estate na ang nagpapatunay kung bakit naging masagana ang buhay. Diba? So, yan po, no? So, bakit pa natin ito nababanggit? Kasi nga, ito na. Action, action na. Solusyon na.
Di ba? Kung ikaw ay nasa abroad ka ba yan, shout out po ulit sa mga OFWs around the world. Kung ikaw ay nasa abroad, syempre, di ba unang-una mong alis? Di ba ang pangarap mo maging masagana ang buhay ng pamilya mo at pagdating ng araw gusto ko magkaroon ng sarili kong bahay? Di ba? Kasi maaaring nagre-renta lang yan, maaaring nakikitira sa pamilya, sa mga relatives, di ba? So gusto nila magkabahay at gusto magkaroon ng negosyo para makauwi agad. Lahat naman ng OFWs, ganun ang pangarap eh. Di ba? May isang vlog tayo na ganun. Di ba? Yan naman lahat ang pangarap eh. Yun nga lang, hindi na nga natupad kasi nga, nagkaroon lang sa along the way, di ba? No? Nagkaroon ng mga maling desisyon at maling pamamaraan. Katulad ng sobra-sobrang pagtulong, bisyo, alam niyo na yan. Yun ang sumira sa pangarap ng OFW. Pero good news, di ba? Huwag naman ang quote kung kayo yun. O nakaka-relate kayo doon, meron solusyon. O, diba? Habang nasa abroad po kayo, meron pong programa ang ating ano, ating kinabibilangan na grupo, no? Salamat sa ating mentors, 'di ba? Ang ating Fridge Revolution at ang Freedom Business na offer natin sa mga kabayan na programa na pwede po kayong kumita ng walang puhunan. Yes, totoo po 'yon. Yung kikita na walang puhunan, hindi po 'yan scam. Ang scam yung pag meron ka nilabas na pera at naku, nawala na yung pera mo o kaya hindi na bumalik yung pera mo o hindi mo naman kasi din kinilos-kilos, no? Sabi nga nila, no? So yan na nga, ito yung negosyo mo ng puhunan, magre-refer ka lang ng kabayan na katulad mo na nangangarap magkaroon ng property sa Pilipinas, di ba? At magkaroon ng negosyo na paupahan, yeah, maganyan din, properties din. Ikaw po ay po pwede, kahit sino po, wala pong requirements, basta ikaw ay tao, Pilipino! Pwedeng-pwede ka. Diba? So yan po ay pwede po kayo mag-refer ng mga kaibigan nyo. At sa mga successful po na transactions at kumuha, kayo po ay magkakaroon ng referral incentive. O tinatawag natin kami mga brokers. Ang tawag namin doon sa aming real estate industry is commissions. Ayun na. O diba, ito yung sinasabi nga na narinig niyan sa mga ano eh, mga nung araw eh. No? Yung dito ka na sumali, laway lang ang puhunan. Ibig sabihin, nagsasalita ka lang. Diba, nagsasalita ka lang, nagre-refer ka lang. Ang maganda nga ngayon, diba, as we speak, no? February 2, 2022. Eh meron tayong tinatawag na online na. Kasi nga dito sa challenging times na to, na malapit naman na matapos, lahat ng tao natuto sa online. So lahat ngayon marunong na mag-online. So ngayon po, hindi na nga laway ang puhunan. Click lang ang puhunan. Tsaka oras, di ba? Siyempre oras. Yun lang ang kailangan mo. Pwede ka na mag-alok, mag-refer-refer, no? Kasi hindi naman ikaw mag-i-explain. Kami naman ang mag-i-explain. Kami mga nakakaalam at disensyado, no? So yun po ang kagandahan doon. Pwedeng-pwede po kayo mag-refer, mga kabahin. All over the world pa. Maganda pa niyan kasi isang click mo lang kahit nasa Africa ka, kahit nasa Alaska ka, kahit nasa Antarctica ka, kung saan mang sulok ng mundo yan, at may internet at may Pilipino. At gustong may mangarap, syempre, gustong magkaroon ng sariling bahay o paupahan na ano, kondo. O ano, di ba, kung ano man yan, bahay din na paupahan. Ay, pwede! One click away. Diba? One click away na lang yan. Hindi kinakailangan ng face-to-face. Di ba? Kasi nga lahat ngayon, pati mga forms, pati mga bayad, pagbayad, no? Online, diretso sa developer, kaya safe ka. Yun po yung ating programa. Kaya ito mga kabayan, good news, diba? Sabi nga natin, hindi yan sa pungsoy-pungsoy o sa pamahiin. Diba? Ito ay sa action. Diba? Kung naniniwala ka pa rin dyan, sige lang, basta dagdagan mo ng action. Yun na yung action, itong ginagawa natin. So imagine, no? Hindi ka naman gumastos. Diba? Oras mo lang, meron ka namang oras, sigurado, magkikita ka pa. At isa pa po, yung isa pa natin ino-offer, pwede rin kayo mag-invest sa mga properties pag kaya na. Diba? Basta kaya ng bulsa, diba? Management lang po yan ng pera, pwede ka rin magkaroon ng sarili mong bahay o magkaroon ka ng sariling paupahan na ito ang magiging dahilan para ikaw ay makauwi ng mas mabilis sa Pilipinas kasi may sasalo na dun sa iyong kinikita. Diba? Eventually, pagdating ng panahon niya, pag marami ka ng paupahan, pag marami ka ng komisyon, nakapag-start ka na ng negosyo mo, pwede ka na nga naman umuwi sa Pilipinas at talagang ikaw ay meron pa rin kinikita na maganda. Ayun, o, diba? So maraming salamat po, Fridge Revolution, ang ating mga mentor, si Sir Terence and Ma'am Tech, Lim. Talagang napaka-busilak ng kalooban. Mga daddy din po mga OFW siya, kaya ganun. Diba? Kaya talagang naiintindihan nila ang pinagdadaanan
ng OFW. Tara, uwi na tayo ng mas maaga. Hindi po patagalan sa abroad ang pagiging OFW, di ba? Ang ating goal is makauwi na mas maaga sa Pilipinas ng masagana at masaya. Di ba? Sabi nga natin, to be free and rich and never have to work abroad again. Sarap, no? Talaga naman. Yan, talaga masarap pakinggan, pero mas masarap maranasan. Gawin na natin. Kaya ito na po yun. Ito na ang chance, mga kapatid, mga kabayan, mga kaunay, mga freedom business all over the world. Let's do it! Diba? Sabi nga na, let's do it. Nandito po kami. So kung sino po mo na nag-message sa inyo nito o nag-send ng inyong itong video na to sa inyo, click lang po nyo yan at i-comment nyo or i-message nyo siya para kayo ay matulungan. Kung direkta po kayo sa akin nanonood, ay alam na this, di ba? Message lang po sa comment box below. Click and subscribe din, syempre, para kayo ay nanonotify sa ating mga bagong videos. Maraming maraming salamat po. Ito muli ang inyong lingkod, DJ Double D, para sa tabaka! Ang biyahe at kwentuhan alamin. Salamat po. God bless everyone. Keep safe and see you sa susunod na episode. Bye-bye!